Mga ka-Sando, welcome back to my YouTube channel. Ang topic natin ngayon, about pa rin sa connection ng speaker, no? Kasi itong mga review na ginagawa ko nun, nung una, connection lahat, parallel at saka series, ano yung labas, ang connection lang muna yun kasi pag in-explain natin lahat, mahaba yung oras na gagamitin natin. Kaya yung unang review, connection. Ang pangalawang review natin, connection pa rin. Pero linagyan ko na ng sound na initesting. Parang iba na narinig na may sound, maniniwala dahil may narinig na sound. No? Ngayon ito, yung pangatlong review natin, isagutin ko to lahat ng mga comment ng nag-comment na mula ng unang review at saka yung ikalawang review, no? May nanonong tatanong na ano yung magandang koneksyon, 4 ohms ba o kaya 8 ohms? Mayroon mang nagtatanong na masira din yung amplifier sa apat na speaker. At saka mayroon din na paano yung wattage kasi in speaker impedance lang ang tinuturo ko. Ngayon, ang lesson natin ngayon, connected pa rin dito sa mga koneksyon ng mga speaker. Sagot ko na, salamat pala sa nagko-comment para malinawagan pa natin ulit ito sa tatlong review natin. E alam ko na yung iba hindi pa nasyadong naintindihan. Kaya nagtatanong pa, no? Maganda yung ginagawa natin dahil nagtatanong para maliwanag, no? Ngayon itong pangatlong video ko, churi lang ito lahat, no? Ito, isampol ko sa inyo. Bibigay ako ng sample. Bago kayong gumawa ng sound, unahin mo muna yung specification ng isang amplifiers bago magkabit kayo ng speaker. Kasi ang importante dito, yung pinag-usapan natin noon, ohms, importante. At ngayon, isama ko na yung watts para mas importante pa uli. Mas importante pa, no? Ito yung dalawa, ohms at saka watts. Ito yung importante sa amplifier. Kaya una, titignan nyo muna yung specification ng isang amplifier. Halimbawa, mayroon kang mayroon siyang sa 8 ohms load ng amplifiers ang palabasin niya 700 watts sample, no? Sa 8 ohms load ang palabasin ng amplifiers is 700 watts. Ngayon, ito ang specification niya, no? Ngayon, mayroon kang dalawang speaker. Paano mo ikabit? Siyempre, iparallel mo. Kaya nagtatanong saan yung maganda. Puro na lang parallel daw yung connection. Kaya obligado kang magkabit ng parallel kung dalawang speaker mo. Ngayon, naturo na natin, basta parallel, di-divide tayo yung given natin, yun ang formula, division, yung given natin 8 ohms, yung dividend natin, yung number of speaker. Dahil dalawa sila, di-divide natin sa dalawa. Yung labas niyan, 4 ohms. Okay? 4 ohms. Ngayon, itong amplifiers, sa specification niya, pwede siya mag-load ng 4 ohms. Ang ilalabas niya, 1,400 watts. Kung 4 ohms ang kinabit mo. Okay? 1,400 watts. Kaya dito, i-recommenda ko dito, ito wala nang problema ang 8 ohms to eh, dahil 700 watts, pwede ka na mag-load ng 700 dahil isa lang, 8 ohms eh. Pwede ka rin sa 600. Huwag ka na mag-load na mataas pa sa 700 watts na inalabas ng amplifier sa impedance na 8 ohms. Ito naman sa 4 ohms, nakaparallel tayo dito, nandun sa review natin noon kung paano. Ang ilalabas ng speaker sa 4 ohms load niya is 1,400 watts. Kaya yung suggest ko dito, sa dalawang speaker,
pwede ka mali, pwede ka rin makaload ng 700 dalawa, hindi 1400 watts. Ibig sabihin, match na yung wattage sa per ohm load ng speaker dahil lumalabas siya ng 1400 watts sa per ohms na speaker impedance. Ito specification lang ng Amplipass, no? Ngayon, kung mag-load ka ng 2 ohms, ang ilalabas niya 2800 watts. Ito, kung mag-load ka ng 2 ohms, ang ilalabas niya na wattage ng amplifiers is 2800 watts. Ang gagawin mo dito, dahil pag dalawa, hindi naman pwede lalabas ng 2 ohms, simple lalabas 4 ohms. Ang gagawin mo dito, apat na nakaparallel. Kaso na lang, apat na parallel, i-match mo dito sa 2800 watts. Ibig sabihin, i-divide mo sa 4 kung lalapit dito sa 2500 watts. Kaso pag amplifiers mo integrated amplifier, hindi naman RMS yun, wala naka-design na sa 2 ohms yan. Masisira na yung integrated mo amplifiers dahil walang naka-design sa 2 ohms. Ang naka-design na sa 2 ohms, ito yung mga power amplifier na RMS na mga amplifier. Mayroon silang load na 2 ohms. Pero ang karamihan na lang sa malaking event sa mga sound system, ng load nila 4 ohms. Naglo-load sila sa 4 ohms lang, hindi 2 ohms. Pero specification ng power amplifier, mayroon siyang 2 ohms. Sa integrated, tandaan nyo, walang 2 ohms kasi hindi RMS yan, ano? Ngayon, ang recommend ko dito, dahil 2,800 watts sa 2 ohms ang labas niya sa pang power amplifier na, no? I-divide mo na lang to yung wattage sa 4, kasi 4 na dapat iparallel mo dito, makakuha ka ng 2 ohms. Ngayon, sa 16 ohms naman, 16 ohms, ang ilalabas ng amplifier sa 16 ohms is 350 watts. Itong 16 ohms, series connection to. Dalawang 8, ang labas niya 16 ohms. Ang formula, ibalik ko naman sa review natin, no? 1 at saka 2. Itong series connection, ang formula dito, sa madali lang, naka-times na naman to. Yung given natin, ang given natin, 8 ohms, yung inyo ng speaker impedance, yung multiplier natin, yung number ng speaker. Kaya yung 8 na 8 ohms, i-divide natin sa 2. Times natin sa 2, times to, times hindi divide, no? Parallel yung divide, times to sa 16 ohms. Yung 8 given, 8 ohms. Tapos yung number, ang multiplier natin, number of speaker, 2, times to, nagiging 8 ohms. Kung 8 ohms load, ang labas ng amplifiers, pinalabas ng amplifiers yan, 350 watts. Pwede rin to i-matching mo, yung 16 ohms kung gusto mo, dahil lalabas lang siya ng 350 watts. Ang na-recommend ko dito na speaker, wattage ng speaker, kung mag-series ka ng 2 na 200, ang labas niyan 400 watts. Pwede na dito sa 16 ohms load, dahil sa 350 may sobra kang 50 watts. Hanggat ka lang doon, di ka na masobra, pwede na lang ibaba mo yung wattage ng speaker mo. Hindi ka na magsobra sa lahat na mga specification ng amplifiers, kung ano man yung watts na linalabas niya, hindi ka magsubra doon. Kasi pag magsubra ka na doon sa wattage, aandar, pero medyo nahirap-hirapan ng konti ng amplifiers. Ang maganda dito, mapantay mo lang yung watts, alam mo na lahat itong mga connection, alam mo na yung wattage, alam mo na yung mga parallel series connection, hindi nahirap sa'yo na magkabit. Tapos yung wattage, na-explain ko na ngayon, hindi ka na magdududa dito na may magsisira ka. Ito matching na lahat, yung ohms natin at saka yung wattage natin. Siguro okay, explain ko, no? Sa 16, ang na-recommenda ko dito, mag 200 watts dalawa ay series mo, naging 16 ohms, naging 400 watts yan, dahil 200 watts bawat isa. Susubra yung speaker ko, speaker mo na 50 watts dahil 400 yung total. Okay na rin yan, medyo mahirap-hirap lang ng konti. Mahirap rin, tutay lang din prinsya, medyo hirap-hirap lang ng konti yung amplifiers, no? Pero kung i-fix mo sa 350, hindi mo naman ma-fix to eh. Kasi yung ohms natin, ay yung watts natin, mayroon tayong halimbawa 150 watts, pwede yung dalawa.
naging 300, edis pasok sa 350 watts, matching din ang wattage natin sa 16 ohms na koneksyon natin. Kaya, ito nagtatanong, sa apat naman na tig 8 ohms, ang labas 8 ohms pa rin, sabi niya, masisira ang amplifier. Hindi masisira yung amplifier. Kasi yung dalawa, ipaparalel natin, ang dalawang 8 ohms, ang labas niya, 4 ohms. Ang labas niya, 4 ohms. Sa paralel to, ano? Sa paralel to. 8 dalawang paralel na tig 8 ohms, paralel natin naging 4 ohms. Yung dalawang pares, ganun din, paralel natin, naging 4 ohms. Isisiris natin, alabas talaga yan, 8 ohms. O, paano masisira yung amplifiers? Kasi yung specification niya, basta sa 8 ohms, parang normal yan eh. Kung baga sa electric pan, yung speed 2 eh. Parang normal na rin yan, no? Kaya itong connection 4 na to, ginawa natin itong series, yung dalawang paralel, naging 8 ohms. Matching na to sa ohms niya dahil 8 ohms sa labas. Ang wattage naman ito, ang nirekomenda ko dito, dahil 8 ohms, palabas ng amplifiers is 700 watts sa 8 ohms load speaker. Ito sample ng mga ito sample ng wattage na specification ng makina ng ng amplifier, yung mga load ng mga amplifiers, no? Kasi sa load ng amplifiers, halimbawa 8 ohms ang load ng 700 watts. Sa 4 ohms yan, magta times 2 yan. 1,400 watts ang ilalabas niya. Kung ito ohms yan, ta times ulit yan, lalabas niya ng 2,800 watts. Sa 16 ohms, maghati-hati yan ang linalabas niya sa 700 watts, sa 8 ohms ilalabas niya 350 watts. O kaya ito, lagyan natin ito ng ohms at ang wattage, yung 4 ohms natin, na apat na speaker naging 4 ohms. Dahil 8 ohms ang linalabas ng amplifier sa 8 ohms, kasi yung labas ng apat, ibig sabihin, ikabit mo sa amplifiers, 8 ohms din, ang 8 ohms ang lalabas ng amplifiers is 700 watts. Ngayon, pag-isipan mo to, paano mo gawin ang apat na maglalapit dito sa 100 watts, ilang watt na bawat speaker ikabit natin, dahil apat. Ngayon, kung magkabit tayo ng apat na tig 200 watts, yung labas niya, 800 watts. May sobra siya na 100 watts. Pag 800 watts na tag 200 watts ang speaker, ipaparallel series natin, ang labas niya 800 watts sa 8 ohms load, may sobra ang speaker natin ng 100 watts. Matching na rin yan. Kung ganun, apat na tag 200 watts, i-parallel series natin sa load ng amplifiers na 700 watts. So, sobra lang siya ng 100 watts. Medyo natatrabaho, dagdagan yung konti natatrabaho yan dahil medyo lumampas sa wattage. Pero okay na rin yan, medyo bigat-bigat lang ng konti. Pero kaya pa rin yan, no? Hindi ka lang maglampas sa 100 watts, sobra ang watts ng speaker sa amplifier. Yan sigurado, sisira na yung amplifiers natin. Kaya ito, yung ini-explain ko dito, lahat ng mga comment nyo, dito na nakasagot ko na rito sa ganitong lecture natin, nasagot ko na dito, ano? Siguro, hindi na rin kayo magduda nito kasi ako, nakakuha rin ako ng basic electronic noon. Kaya, naituro din ng teacher namin sa amin, kaya hindi ko nakalimutan. Bago ako nag-sound system noon, pumasok ako muna, kumuha ako ng basic electronic para mag-assemble ako ng sarili ko sa system, no? Kaya ito, hindi naman to akin lang, nakuha ko to sa, siyempre, sa paralan, hindi naman magturo ng mali yan. Tama naman. Kasi sinusunod naman nila yung mga electronic engineer at sound engineer, kaya tama naman tinuturo sa estudyante katulad namin noon eh. Kaya ito sinishare ko rin sa inyo yung na-experiencehan ko at saka na-experiencehan ko na mismo actual nung mayroon akong mobile sound system noon.
yung isang box namin, apat yung laman na tigdidusi. Ang ginagamit namin, component na Sony o kaya Pioneer, mayroon niyang kung minsan mayroon niyang 400 watts per channel. Minamatch namin yung apat na speaker, ang ohms niyan at saka yung wattage niyan. Kaya wala naman na problema dahil matching. Ito yung tatanong, hindi daw matching, ito na-explain ko na matching na to, ano, sa apat na 8 ohms, ginawa nating 8 ohms pa rin, naka-parallel series, 8 ohms din ang labas, matching na sa ohms at saka binigyan ko na ng sample ng wattage ng mga apat na speaker kung ano yung pwede doon. Yan, matching na yan kung matching na yan ang ginawa na natin. Oh. Ngayon, ang dapat dito, itong review na to, sana umpisahan nyo at saka tapusin nyo hanggat matapos para malinaw ang nakukuha nyong aral sa atin, kasi yung guro baka pagkakalahati pinupost nyo na paano maintindihan. Kaya itong mga review na nakikita nyo sa YouTube sa mga ganitong mga ano, itatapusin nyo, umpisahan nyo at saka tatapusin nyo para maintindihan nyo, no? Kaya ngayon siguro, klaro na to, ito follow up to sa dalawang review natin, connection lahat ng speaker. Inipon ko lahat yung mga katanungan at saka in-explain ko na dito para maliwanag lahat na connection, ohms, wattage, na dito na may sample na tayo at saka mayroon na rin tayo sa mga actual nung ginawa ko nun. Kaya siguro hindi naman kayo madududa dito kasi napinag-aralan ko rin ito noon. Kasi naintindihan ko naman kasi ito yung hobby natin na sound. Nabubutas yung bulsa mo dito kasi walang katapusan to eh. Kaya tinuturo ko sa baguhan kasi naranasan ko na rin doon yan. Ano? Kaya siguro okay na rin ito lahat. Mayroon na tayong matching sa wattage, mayroon na tayong matching sa ohms at specification ng amplifier. Sinampul ko na para klarong-klaro na, no? Ito pala yung hindi pa naka-subscribe, pag-subscribe na lang. Kasi yung mga katanungan nyo, iniipon ko yan at saka iniisip ko kung ano yung magandang paraan na madaling yung maintindihan, no? Bago ko ilabas ng isang video ko, ano? Kaya yung hindi pa naka-subscribe, paki-subscribe na lang. At saka ipindot na rin yung notification bell para updated kayo sa mga videos ko, ano? Ano pala? Nagpapa-shout out pala si Diril, Diril Istos official, shout out sa, no? Shout out ka sa, no? Thank you sa suporta. At sa susunod na video, titignan ko lahat yung mga comments nyo at saka pinag-aralan ko kung ano yung itututur ko sa inyo, napapakinabangan nyo at saka hindi kayong magdududa. Ito naman yung nagtatanong, siguro maliwanag na, hindi kayong ano na masisira yung mga gamit nyo kasi ito na pinag-aralan ko rin noon eh. Okay na, no, mga ka-sound, thank you. Pindot na lang yung notification bell para sa sunod na video, no? God bless to your family and thank you, no?